What's up guys? This is your boy again, Daddy Kabuling, your Daddy Kavintage again guys. Yan nga guys, for today's vlog guys is pipikapin natin guys yung in-order nating sombrero guys sa murang halaga lang guys. Kasi nga sobrang bait ng seller guys, makikilala nyo mamaya guys. Yan, ang kwento nito guys is kahapon habang naka-duty ako guys, alam nyo, is out of nowhere, nag-scroll lang ako sa Salakop de Abu Dhabi, guys, yan. Yung Salakop de Abu Dhabi is isang FB group dito sa Abu Dhabi na mga resellers, tsaka collectors ng mga vintage stuffs, garments, wow, mga cuffs, wow, mga shoes, wow, mga bootleg shirts. Lahat, wow, guys, basta mga vintage stuffs, guys, is andun makikita nyo sa Salakop de Abu Dhabi guys, yan. At saka guys, doon makikita nyo ang dami samot-saring mga live seller doon guys ng mga vintage stuffs guys, yan. So guys, kahapon is out of nowhere nagbabrowse ako ng cellphone ko, then napunta ako sa Salakop de Abu Dhabi guys. Then guys, merong nagpost si Sir Kilua Zoldik, yan, yun yung pangalan niya guys sa FB, yan. May mga binibenta siyang items, may nakita ako guys na pan na aso-aso guys, yan. Eh syempre mahilig tayo sa aso guys kasi nagbibreed tayo ng American Bully, yan. Ano guys, is na-attract ako guys, nakot yung attention ko, ang ganda nito guys. Tapos tinignan ko, may ganitong design yung Cleveland Browns, yan. Cleveland Browns guys na team ng football, yan, yung aso-aso, yung parang bulldog yan. Nagustuhan ko guys, wala nang patumpik-tumpik kahapon guys, nag how much na ako agad. Then nag-reply din naman si Sir Kilua guys ng PM sent sir, sabi, diba, syempre chinek ko na guys, kinakabahan ako sa presyo guys kasi syempre nakita ko yung tag niya medyo vintage talaga yung tag guys. Nung nag-reply, imagine nyo guys, 80 dirhams, tapos sabi pa, awitan mo lang sir, okay pa, sabi na. Syempre nahiya naman akong tumawad guys, kaya sabi ko, sir, sabihin mo na lang kung hanggang saan or hanggang magkano yung ibababa niyan. Nag-usap kami, then nag-meet na lang kami sa gitna, kaya binigay niya sa akin guys ng 60 dirhams lang guys. Imagine that guys, ang ganda ng sombrero guys, makikita nyo mamaya guys. After natin ma-pick up is pagka-uwi is i-flex din natin agad guys, syempre para i-share ko sa inyo guys ang aking bagong vintage cup na aw na dog guys, yan. So guys, bababa muna ako kasi nga yun pala guys, sabi ko meet up guys kahapon. What a coincidence guys, magkatabi lang pala yung bahay namin guys, yan. So guys, makikita na lang kami dyan sa moske at magchachay kami guys, yan. So guys, bababa muna ako at aantayin ko si Sir Kilua, yan. Let's go! Yahoo! Guys, andito na tayo sa tapat ng mosque kung saan ko sinabi na mag-meet up kami guys ni Sir Kilua. Yan guys, yan. Dito ko pinili guys kasi nga syempre magkapit bahay lang naman kami pala ni Sir Kilua guys. Sabi ko meet up pa, magkatabi lang pala yung building namin guys, yan. Sabi ko mag-meet up na lang tayo sa may mosque at mag-chay-chay tayo, kwento-kwentuhan guys, yan. Actually first time ko kukuha ng item kay Sir Kilua guys, yan. So interviewin natin siya mamaya guys. Antay-antayin lang natin guys kasi bababa daw siya maya-maya konti. Pero nauna na ako dito guys, sinabi ko naka-itim ako para ma-recognize niya ako mamaya tsaka ma-identify niya ako guys, yan. So ngayon guys, nagcha-chay muna tayo guys, yan. Chay. Kahit mainit ngayon guys, summer, magcha-chay pa rin tayo guys kasi nga ito ang trademark na inumin dito guys, chay. Yan guys, so antayin ko muna si Sir Kilua guys at magkwekwentuhan tayo mamaya guys after natin bayaran at magkaliwaan kami ng items guys. Let's go! Few inches later. At ayan na nga guys, andito na si Sir Kilua. Yan. Sir, konting katanungan lang. Ay sige, kaliwaan muna tayo sa kaliwaan ng items natin. Yan guys ha. Sobrang bait ni Sir Kilua, binigay sa atin ng 60 lang guys yung
Dog Pound. Wow. Pali Cleveland Browns to. Cleveland Browns. Yan. Siyempre, logat lang. Mamaya na guys, pipex natin mamaya. Kunting katanungan muna kay Sir Kilua. Sir Kilua, kasi ang pangalan mo sa Facebook is Kilua Soldik. Yeah. Siyempre. Oh, anong totoong pangalan mo, Sir Kilua? John. 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 Yeah. John Isbal. Yan. Kahapon nga sabi ko guys, is out of nowhere, nag-browse lang ako sa Salakok de Abu Dhabi. Eh, nakita ko yung item ni Sir Kilua. Nagustuhan ko kasi nga mahilig tayo sa dogs. Kaya siya nagbe-breed tayo ng American Bully. Kaya nakita ko yung logo niya, is nagustuhan ko agad. Wala nang patumpik-tumpik, nag-how much na ako agad kay Sir John kahapon. Yan. Eh, mabait naman si Sir John. Sabi niya sa akin, sige pre, awitan mo lang. Eh, naipagtawaran. Yan naman, sabi ko sa inyo, wag niyong babaratin yung mga binibilhan nyo. Konting tawad goods na yun, kasi nga mahirap din naman maghanap ng mga items yan. So, konting katanungan lang, Sir John. Sir John, paano ka ba nagsimula? Collector or reseller ba sir? Simula ako, hilig ko lang talaga yung sombrero. Dati pa sa Pinas, nag-aaral na ako, hilig ko mga Adidas yan, mga Benchop. Ah, mga ganon. Nung nag-ano ko, yung sa Lakot Gaya de Abu Dhabi, nakita ko lang sa ano ko, sa wall ko. Oo. Nag-join ka sir? Nag-join ako. Yun, parang na-intrigue ako sa ano, sa mga vintage ganyan, sa mga sombrero na ganito ganyan, mga sports caps. Pero nagustuhan ko siya, tapos inaral ko sa YouTube paano mag-restore, paano mag-linis ng mga cap. Yun, hanggang sa ngayon. Actually, nag-umpisa ako 2019. Yun, kaya matagal na palang collector si Sir John din ng mga assorted na mga caps. Yan. Pero Sir John, tanong ko lang, saan nanggagaling yung mga items mo, sir? Yeah. Yung iba, nanggagaling lang sa din sa mga live seller. Live seller sa lang Abu Dhabi, din. Abu Dhabi, Ajman, dito sa Abu Dhabi, sa Dubai, yan. Pero mga tropa din yung kinukuhanan mo? Yung mga tropa-tropa din. Mga tropa din sa Ajman? Oo. Yan. And then, syempre, mahilig ka din ba sa mga vintage stuffs like garment, mga damit, mga ganun ba? Meron din naman, kahit pa paano. Kasi kita ko din sa wall ni Sir John is madami din siyang mga vintage tsaka mga mabigat din mga cups ni Sir John. Nakita ko sa wall niya tsaka sa mga uploads niya. Yan. So, Sir John, anong masasabi mo sa mga vintage cup collector, sa mga aspiring na magko-collect pa lang tsaka sa mga gustong mag-collect ng mga vintage cup tsaka mga vintage collection? Pag gusto mo naman, kung hilig mo yung vintage, kailangan wag ka lang medyo yung arte. Pag vintage kasi, andun na yung fault. Andun na yung di na perfecto yun, may luma na. Tanggapin nyo yung risk na ano yun ng vintage. As long na gusto nyo yung item, at saka yung design. Saka ganun din, ganun nga din yung tulad nga ng sabi ko guys. Kahit merong tama yung isang item, pero kung gustong-gusto mo, is given na yung mga fault niya na may mancha. May mga tastas, which is okay yun, vintage nga din natin may iwasan yun guys, na matagal na yun. Siyempre imagine mo naman, 30 years, siyempre, alangan naman, tao nga, tumatanda, damit pa kaya, di ba sir, pag ginamit na, di ba? Ayun, so, ayan, medyo nakilala natin si Sir John ng konti, tsaka nakapagbigay din ng konting advice sa mga aspiring na mga vintage cup collector out there everywhere, syempre. Yan, sana ay maka-inspire din sa inyo ang pag-interview ko to dito kay Sir John. Tsaka syempre Sir John, looking forward din sa iyo na makakuha pa ako ng items mo. Yan. So guys, papaalam muna kami tsaka magkwentuhan muna kami ng matimtiman ni Sir John. Okay Sir John, salamat sa item. Okay, sige na guys. Bye-bye. Few moments later. Ayan na nga guys, nakauwi na tayo. Actually, nakaakyat lang kasi nga lapit lang naman guys. Diyan na sa baba kami nagkita ni Sir John. Si Sir John pala is taga Pampanga. Yan, McKenny. Shoutout sa mga taga Pampanga, mga kababayan ni Sir Dennis, tsaka ni
Sir John, yan. So guys, ngayon, i-flex na natin guys ang nakuha nating vintage cup na bago guys. Ang Cleveland Browns na dog ang logo guys, yan. So ito na guys, ano pang inaantay natin? I-flex na natin ha. Eto na, yan. O diba guys, ang ganda. Dog pound nakalagay guys. Asian guys, yan. O diba? Ganda din ang colorway niya guys, yan. Malinis na, reflex natin yan siyempre. Yan. Yan. Sobrang linis nitong items talaga guys. Ang linis. Puting-puti, walang mancha. Yung sweatband lang is medyo madumi. Pero goods lang yun. Malalaban naman yan. Malilinisan guys yan. Tsaka konting hulma lang para mas tayong-tayo siya. Yan. Pero gustong-gusto kong ganda siyempre. Ang brim is okay no okay siyempre guys. Okay. Yan. Yan. Medyo laba lang siya, konting hulma yan, goods na yun guys. Ito talaga ang gusto, panalong-panalo guys, yung yung logo na dog pound. Wow. So guys, yan. Ang tag nito guys is Logo Athletics guys. Logo Athletics made in Bangladesh. Yan. Kung daw nagkakamali guys, tsaka nasabi din ni Sir John, is first gen to guys. First gen to na tag ng Logo Athletics at tsaka made in Bangladesh. Yan. Yan, may another tag din siya guys. Wow. NFL made in Bangladesh. Yan. Malinis ang snap guys, malinis ang snap. Wow. Walang basag or ano. Ang loob din guys is malinis din. Wow. Pati ang under brim. Wow. Tag brim niya is okay na okay. Though malinis na malinis guys. Yan. So guys, sobrang satisfied ako dito guys. Sobrang satisfied ako dito sa item na to guys. Kasi nga sabi ko sa inyo, pagkatingin ko palang kahapon, is na in love na ako guys. Kaya nga, minayin ko na agad. Hinaumatch ko na agad yan. Yan. So, una sa atin natin. Siyempre, masabi niya atin na naman tayo guys. Siyempre, yan. May bago na naman tayo. Alaga guys, na vintage cup. Yan. Aw. Pa guys, yung logo. Oh, diba guys? So, siyempre guys, ipipit natin to guys. Ipipit natin to. Yan. Medyo mainit na sa labas talaga guys. Kahit nag-chai kami eh, mainit. Wala eh, wala ito magagawa. So fit natin to guys, fit natin to guys. Wow. Diba guys? Ganda ng fitting. Medyo mababaw. Ah, mababaw talaga. Siyempre vintage nga. Parang barangay tanod na naman dito guys. Yan o, diba? Ayos nang sakwan. Siyempre pag hinulma natin yan guys, tatayo yan guys. Papaputin natin yan guys. Yan. Di bali guys, i-share ko sa inyo next na yung paglalaba. Medyo busy pa guys. Yan. Oh, di ba guys? Ganda? Oh. Ganda din ang colorway niya guys. Yan. So, yan nga guys. Ito yung na-hits natin na bagong vintage cup natin guys. Ang Dog Pound. Which is gustong gusto ko nga. Yan guys. Yan, 'di ba? Sobrang bite ni Sir John. Wow. Kita niyo naman sa pag-uusap namin, guys. Yan is napaka down to earth niya magsalita. Tsaka ayun nga, sabi niya kanina is before is nagko-collect na din siya. Tsaka sabi ko sa kanya, "Pag sir, pag may nakuha ka ulit na mga basta any kind of dog na logo, na mga hoyas, ano ba? Georgia Bulldogs, yan, Dog Pound ng Cleveland, basta lahat ng parang aso-aso na logo, is i-drop mo sa akin, sabi ko, at kukunin ko agad dyan, guys. So, ayan nga, guys, pinex ko lang sa inyo ang aking bagong vintage cup na na-hit sa murang halaga, guys. Sobrang bite ni Sir John, yan. So, promise, uulit pa akong kukuha ng items kay Sir John kasi sobrang bite niya, tsaka hindi siya masyadong mataas tumubo, guys. So, ayan nga, guys, sineko ang ating bagong vintage cup, guys. So, guys, here's your boy again, Daddy Kabuling and Daddy Kavintage saying, till next time, peace out, bye-bye!